Isang mapagpalang araw po muli sa inyo po. Ngayon po sa video na to, subukan po nating i-repair yung isang circuit breaker na damage. Tara, samahan niyo po kami. Pasok po tayo dito sa electrical room. At yan po yung breaker na na-damage. Main circuit breaker po ito na nag-damage. 480 volts po siya. Naputol po yung kanyang lock na pang-trigger niya. Kaya sinubukan po namin itong pandarin as temporary po kasi kailangan po talaga itong palitan. At ngayon, tinitester po natin kung okay po yung kanyang Con20. Kasi minimanuwala lang po namin ito sa kanyang pag-function para po temporary mapapunction lang po siya. Wala na na sa ikon niya, Gap. Medyo ilang oras din po namin itong tinatrabaho at nagtagumpay naman po na ibalik naman po ito namin ng maayos. Spark protection na muna. Pero temporary setup pa lamang po ito kasi kailangan po na palitan talaga siya ng bago. At ngayon po, ibinalik na po natin yung cover kasi okay naman po yung kanyang continuity uli as pinapunction po namin manually. Kasi mahirap po hanapin, wala pong spare to, mahirap hanapin, kailangan pa pong i-order doon sa vendor talaga. At ito po yung kanyang MCC panel. At binibalik na po natin yung mga cover kasi okay na po yung transformer. At dito po makikita po natin inisa-isa po on yung bawat breaker para i-testing ko po kung gagana po ba ng maayos yung circuit breaker. Yan, sa makikita po natin unti-unti pong inisa-isa na pag on off, pag on yung mga breaker kasi naka-off po ito in off position po habang in-start po yung electrical energize po. At yan lamang po for today, inantay po namin na magkaroon uli ng panibagong circuit breaker. At ito po yung kabuuan na nasa loob ng panel room. Mga equipment niya po sa mga HU at sa mga control niya po, electrical control. At yan lamang po for today po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Have a blessed day. And God bless us all po. And to God be all the glory. Stay blessed po.